So ngayong araw, bibisitahin natin yung bahay ni Alma para malaman natin yung ating pagpapagawa kung ano na yung status. Para sa hindi pa nakakaalam, si Alma yung maswerteng nanalo ng isang Caspar Roofing Checkup na may kasamang Caspar Roofing Repair. Kung hindi nyo pa napapanood, you can click this video para malaman nyo kung ano pa yung mga nangyari. So ngayong araw, meron akong ipapakilala sa inyo ang ating in-house architect, si Architect Archie ng Arts Studio. Archie, pasok! So ngayon, Architect, ano yung ginawa nating paghahanda para sa bahay ni Alma? Siyempre, una, chineck up muna natin yung bahay niya, yung actual. Then ngayon, gumawa tayo ng plano para doon yun yung susundan natin. Yung existing na in-assess namin pero talagang papalitan na siya talaga. So, ang naisip namin, gumawa kami ng checklist ng materials kung anong mga dapat bilhin, kung anong mga dapat gamitin. So, ang sukat ng bahay niya is 3x6. So, total niya is 18 square meter. Siyempre, gumamit kami, wala kasing poste yung bahay niya. Gumamit kami ng mga tubular. So, pinakamabilis kasing gawin ngayon is tubular. Pinakamabilis. Almost day lang yung bibilangin mo. Hindi ka bibilang ng buwan para matapos mo yung isang project. Mas mabilis. Mas mabilis. Tsaka meron... Mas mabilis na trabaho, pero gaano katibay yung bakal na ating ginamit? Siyempre, alam naman natin yung bakal. Siyempre, matibay siya kung iisipin mo bakal siya. So kailangan din na meron tayong mga sinusundan na thickness para yun yung sobrang pag nilagay natin sa project is matibay talaga siya. Hindi tayo pwedeng bumili ng basta-basta na manipis, yun. Pero din siyang specs na dapat sundin. Lalo na pagdating sa poste. So sa pataas naman, kailangan natin mas magaan siya. Ganun din, mas light maliit. Frames. Oh, light frames lang. Light frames. Pero same pa rin yung thickness. Ayan. So kailangan ng light frames natin para hindi mag-carry ng bigat yung ating bubong dahil yung bubong mismo, kahit yung yero natin, merong bigat yon. Yes, correct. So tama si Archie kasi nung in-assess namin siya, una talaga wala na siyang poste. Yung poste niya ay kukulumber lang na bulok na rin. Tapos pati yung mga framing niya, bulok na rin siya. So, I suggest na palitan na natin ng bakal at saka tama lang din yung bakal kasi yung bakal talaga matibay. At saka kung mapapansin nyo, yung walling niya tinanggal na rin namin kasi mga butas-butas na rin na yero, di ba? So, bulok, as in bulok na rin pati yung mga kahoy. Kaya naging bonus na rin kay Alma yung ating concrete wall. Hindi na mo naman pinalitanahan ka na, ha? Dinamay na yan. So, yung Caspar hindi lang roofing repair. Hindi na nga ito repair, construction na ito, ha? Tapos meron kaming excess material sa project namin, yung sandwich panel. So gagamitin na natin as walling, pero bago natin ikabit yon, kailangan meron tayong tatlong hollow blocks na pedestal, tama no? Yes. Para hindi naman kakalawangan yung ating yero agad, lalo-lalo na pag nabababaran ito ng tubig. Dati ko Colamberto, pinalitan lang namin siya ng bakal kasi wala na talaga. Pero ano dito sir? Kailangan natin magbaon, tapos mag-ano tayo ng konkreto para sobrang tibay siya, para tumayo siya mag-isa. Ayun, so kaya ito nakabaon, di ba? Yes, so nagdagdag tayo ng mga rebars, parang ano, common na puting ng bahay. So para mas matibay siya. Kasi dapat roofing lang talaga. Pero syempre, kung magkakabit man lang tayo ng bubong, tapos wala yung tibay, yung support niya, so useless lang din. Kaya ginawa natin, pinatibay na natin yung support ni Alma bago natin siya bubungan. Ito yung tinatawag na tubular ni Architect. Ito may size na, anong size ito Architect? 2 inches 2x4. Na may kapal siya na 1.2 mm. Price ng tubular, nagre-range siya ng 500 to 600 pesos ang isa. Kapag bibili kayo nito, dapat yung thickness is maalagan na tatanong nyo kasi minsan nag-a-undersize sila eh. So, kailangan ma-check yun. So, matibay talaga siya. Kahit kapitan to. Ang naging connection na ginamit namin ay angle bar. Angle bar na 2x2. Matibay na to sa mga pang-walling. So, hindi siya magagalaw. Tubular kasi is bakal kasi to eh. So, mas maano niya yung bagyo, tapos mas madali siya makaka-penetrate yung hangin. Mas matibay at mas madaling gawin. Oh, kasi kung mapapansin natin, anim na yung ano eh. Anim na yung tao nasa taas, anim diba? Na yung taong nasa taas, pero wala pa rin siyang uga. Uga. So, yun. At saka masinsin yung
yung spacing ng ating zipper nail. Kung mapapansin nyo, yung rough lang yung walling natin dito. Kasi rough yung plastering niya dito. At saka ito wala pang plastering, kung mapapansin nyo. Dahil ito ay kakatin kasi ito eh. Dahil maglalagay tayo dito ng PVC door. So kakatin natin ito, tapos PVC door. At saka ito, maglalagay tayo ng poste rito dahil ito ay kakatin na rin dahil yung property ng kabila kinain ng kusina nila Alma. Medyo maingay lang guys ha, kasi syempre alam mo naman ongoing yung bubong. Pati yung yero doon tatabasin na rin at maglalagay tayo ng gutter doon sa gilid, diretso na hanggang doon. Yung frame na to kasi ang support niya is angle bar lang din para mabilis. So nag-screw lang kami dun sa angle bar para mas ma-ano siya, yun yung pinakakapitan niya, yung kabitan niya. So ngayon, etong ano standard yun, 60 ang pagitan niya, center to center, para mas matibay. Kaya kahit 10 kayo dyan sa bubong, hindi kayo bibigay kasi matibay siya, kasi masinsin. Yung ginamit din na roofing dito is ang kapal. So kahit 0.6. Talaga 0.6 siya, so ano siya, long span siya sa rib type. Bakit ano? Bakal yung ginamit, hindi yung ano, yung kokolam bar. Ah, kahoy. Kasi ang ano kasi ng lifespan kasi ng kahoy, kapag nababasa, lalo na kapag may mga leak, na ano kagad siya, nasisira kagad siya. And then, maano pa rin siya sa anay. So, we decided to use steel materials kasi hindi siya maano ng anay. Tapos, kapag ano, maano rin siya sa tubig, matibay rin siya sa tubig. Basta, i-maintain nyo lang yung pintura. So kahit na rin walang pintura to kasi GI siya, yeah, matibay rin siya sa... Basta hindi lang siya nababasa. Yes. So yun, C-par lens ang ginamit namin. And then tubular. Kung mapapansin nyo, yung texture niyan dapat naka-align. Walang mishole tayo. Kasi pag nagkaroon ng mishole yan, nagkakaroon ng leak, doon na magsisimula yung kalawang ng ating parlina at saka ng ating metal support. Gano'ng katagal kaya yung maglalast ko? Years to. Ah, 20 years. 20 years, 10, yeah. 30 years, hanggang 50 years. So, depende. Actually, yung metal, yung steel at saka yung roofing, tumatagal naman talaga yan. Depende lang sa owner kung paano niya i-maintain yung kanyang bubong. Kasi normally, 5 years, kailangan may maintenance na yung owner. Para ma-maintain natin yung bubong, in 5 years, pag nagkaroon siya ng konting discoloration, kailangan natin mag-repaint ng bubong. So, wag na natin antayin, nakainin niya pa yung pinaka-base metal natin na abutin ng kalawang. Kasi pag naabot na yung base metal natin, mahirap na natin i-maintain yung ating yero. Dahil ito ay nakakonect sa wall, maglalagay tayo dyan ng wall flushing hanggang dun sa dulo para hindi magsisip yung tubig niya papunta rito. So, dati dito, yung mga bulok na yero ng ginamit ni Alma at saka bulok na plywood, yung gagawin natin dahil meron tayong sandwich panel kaysa naman masayang dahil hindi nagagamit. Gagamitin lang namin dito sa bahay ni Alma. Matibay ito. Meron siyang PU, polyurethane sa loob, soundproof, at saka nag-absorb siya ng 100% heat. Kaya bagay din to sa side ni Alma kasi nandun yung silakan ng araw eh. So, yun. Ang roof na ginamit namin ay rib type. Yan yung sinasabing rib type na pinakakilala sa tawag ngayon na long span. So, yan ang ginamit natin na may kapal na 0.6mm. Kaya makapal talaga yan. 3 days lang namin to talaga ginawa. Yung frame is 1 day lang. Then yung mga etong sa mga wall niya is 1 day lang din. Tapos etong roofing is 1 day lang din. So 3 days lang siya. So napakabilis niya. 3 days lang to namin ginawa. Kasi yung mga ano niya, yung mga connection niya, sobrang bilis lang gawin kasi bolted lang siya. Matibay rin siya. At matibay yung bolted. Mas matibay, diba? Yung bolted. Ang advantage sir kasi sa bolted tsaka sa bolt na welded. Ang welded kasi kapag umuga yung lupa, nagkaroon ng lindol o kaya gumagalaw siya. Yeah. Pwede siyang may tendency siya na matanggal. Kasi naka-fix lahat. Fix lahat. Unlike pag-bolted, pag-bolted siya, gagalaw lang siya. Nagsaswing lang siya. Yes. Commonly makikita niyo sa mga poste ng bahay, alambre lang ginagamit. Never silang nag- welding. Kasi nga, pag lumilindol, ang purpose nun is mag-ano lang siya, uuga lang siya. Yes. Kapag welded talaga, tatanggal. Nasa price din naman yung quality ng paggawa. Kung gusto natin mas makatipid, o di, huwag tayo gumamit ng steel. Gagamitin natin yung mga kahoy, wood lang.
pero doble yung maintenance naman. Mas doble yung maintenance, that is more expensive, yes, kasi mabilis siya mabulok. So ito kasi mas less expensive at mas matagal yung lifespan niya. Ako pala si Archie. So ang pwede nyo i-visit sa aking YouTube channel na Art Studio. Yun, kung meron kayong papagawa sa amin na design, tapos estimate, please comment down below kung meron kayong balak ipa-design at sisikapin namin with Arts Studio ni Architect Archie na magawang kayo ng design. Yes. Please don't forget to subscribe Arts Studio. So ayun, titingnan natin yung bahay ni Alma kasi nung una namin visit wala ay yung CR niya wala talaga tong ano, as in kitang-kita na yung langit. So siguro naman kaya nga siya ano, magiging comfort na sila dito. So ngayon, tatawagin natin si Alma de la Cruz para malaman natin kung ano yung kanyang pakiramdam. Oha! Si Alma de la Cruz! Ano yung pakiramdam mo nung, ito na nga, nung sinimula na yung bahay mo? Ibang-iba na po kasi itsura ng bubong namin, yung kusina namin. Sabi ko sa sarili ko, eto na yon. Sabi ko, hindi ako nananaginip. Totoo yung pagkapanalo ko sa ano, Casper Roofing na pa-contest nila. Sabi ko, ito yung proof ni God na kumikilos siya para sa amin. Sabi ko, ang saya, ang sarap sa pakiramdam na may ginamit si Lord na para maging way na matagal na namin pinaplano mapaayos yung kusina namin. Napakalaki namin kasi hindi lang yung bubong yung sinagot ng Casper Roofing, pati po yung sa walling, sa pinto, sila na po yung gumastos. Alam ko na malaki po yung gastos dito kasi hindi nga namin kaya eh. Kami, sa sarili namin, hindi po namin kaya talaga. Sa hirap ng buhay, mas inuuna pa po talaga namin yung pangkain namin kaysa sa ganito. Hirap naman talaga. Opo, kaya sabi ko, napaka-thankful po namin sa Casper, sa inyo sir. Nagkaroon kayo ng pakontis na ganito at napaka-thankful kay Lord kasi sa akin niya binigay yung pagkapanalo na to eh. Ikaw yung ginawang buhay ni Lord para matuloy yung pagpapaayos ng kusina namin. Yun po. Thank you po. Sabi ko, walang iiyak eh. Thankful din kasi nga, ginay din tayo para kay Alma kasi nung nakita ko yung sitwasyon talaga ng bahay ni Alma, talagang wala talagang mapapakinabangan at saka inisip ko magtatag-ulan na ano kaya yung magiging safety, ano kaya yung magiging kalagayan ni Alma. So, ang sarap sa pakiramdam at syempre, nagpapasalamat din kami sa inyo, sa ating mga loyal subscribers. Kasi kung hindi naman dahil sa inyo, hindi rin magagawa to yung kay Alma. So yun naman talaga yung reason bakit nagkaroon yung Casper Steel ng Casper Roofing Channel para nga sa mga, as part as, ano na rin, corporate social responsibility. So ngayon, titingnan na natin kung ano maging finished product ng bahay ni Alma de la Cruz. So that's it for this video. Make sure to like this video kung nagustuhan nyo ang transformation ng kanyang bahay. By the way, I'm Paul Castillo of Casper Roofing Channel and we're teaching installation videos and detailed guides to home and property owners all about roofing. Kung bago ka lang sa channel to, huwag mong kalimutan i-subscribe at click ang notification bell para updated kayo sa aming channel. Please visit www.caspar.com.ph or Casper Steel Roofing Incorporated for more roofing ideas. And remember, when it comes to your safety, there's no need to look anywhere but the best. Always find the right roofing contractor with a long track record in terms of good product, good price, and good service. Safety is a way of life. See you next week! Yahoo!